Hello guys, this is Nomad Rider PH. You're watching my channel, and it's a night ride. It's a Sunday night, and I just took my baby home. So bago nating simulan ang video, pasok muna intro. Tapos lang ng ulan at si Mikulsado medyo hindi lang medyo masama-masapa sa inyo po stroke. Dapat punta ako sa inyo at mambon eh. Ayan, hindi ko na nilalagay yung phone dito. Ang phone ko ngayon ay nakalagay na dito. Ayan, phone ko ha! Nakalagay na siya sa waterproof case na nakalagay sa leg ko at hindi na siya magkakaproblema. So, andito ngayon tayo sa Parang. We are here in Parang. Kakatid ko lang kay Margaret, aking unika iha. So yung unang render ko, sabog na sabog yung audio. Comment sa akin si Paps Lazy Boy. Sensya, mga guys, medyo sabog yung audio. Meron siyang dalawang option dun sa recording. Nakaset pala, excuse, nakaset pala ako sa 128 kbps by 44.1 kilohertz. Kaya siguro ganun kangongong. Ngayon, sinet ko ngayon siya sa 256 kbps tapos 48 kilohertz. Ayan, tingnan natin yung audio na ito mamaya. So we are gonna test the wind noise now. My God, sakit lang talaga ako yung 100, nagugulat ako. One thing I love about 11G, grabe yung hatak niya. Brutal. Okay, may pumuradang jeep. Hindi natin napuno ang kanyang yung maganda pag mag-test ka ng wind noise talaga sa Marcos Highway. Marinig yung sipol na yun. Hindi yung sipol ng wind. Yung ko yung sipol ng aking gearing. So, kagandaan ng magaanang bola is lakas ng marangkada, patay naman ang rekta. Sakit ko lang nakukuha ang 100. Pero sakit lang naman ay 100. So, sakit na makukuha mo 100 kph, sakit pa lang. Sakit lang din ng 100 pesos. Magana bola. Lagi parang galit yung makina. Kabusal ka pa. So wind test. Awa ng Diyos. Narig ba kayo, no? Whistle? Wala, di ba? Pagka binaba ko yung modular at binuksan ko yung visor, nagwi-whistle siya kasi may part doon sa may helmet na pinapasok ng hangin, tapos yung pagpasok ng hangin yun ang nagko-cause ng whistle. Pero as is, nababangga yung mismong hangin sa mismong mic malabo kasi binalot ko siya ng foam. Yung meron kasi akong casing ng yung casing ng mga equipment ng camera na hindi ko ginagamit, may foam yun eh sa paligid, yung parang nagpapatigas sa gilid ng ano, nagpapatigas sa gilid o kaya nagbabuffer doon sa shock, parang shock absorber siya doon sa mga equipment sa loob ng bag. So yun ang ginamit ko, since hindi ko naman ginagamit, nilagay ko na lahat ng mga equipment ko ron. Hindi naman ginagamit yung foam niya, so tinabas ko yun, binilot ko siya dito sa mic. Ayan, binilot ko sa mic, makikita mo real quick. So iba ruta ko kanina. Ang ruta ko kanina ay pumasok tayo sa loob mismo ng Modesta na yun eh. Halos Modesta. Binisita natin yung isang katropa pips natin doon. Itaso kasi yung sticker doon eh. Ayan, bala ko sana pumunta kay Post Rock.
Patay ito ngayon kasi naglolo ko to, bigla na lang namamatay. Kahit full charge yung battery, bigla namamatay. Sorry, medyo tumahimik ako. So kanina, nagulat na lang kayo, bigla namatay na lang yung SJ4000, diba? Nagulat din ako eh. Bigla na siya na naputol eh. So, wala nang balita. Ngayon, about dun sa cellphone holder, saan bang shop ko nakita? Saan ko dito sa may shop dito along the way? Ito, itong shop na to. Yun ba? Oh yeah, tama. Yan nga yan. Yung mga naka-cafe racer. Diyan ko bibilin yung Motowolf na original na titanium. Titanium po ha, hindi po aluminum. Titanium. Si Kuya, hindi ko alam kung may-ari yun o chief mechanic sa shop na yun. Siya ay magtuturo sa akin ang difference ng original sa Class A na Motowolf. We'll discuss that once I have enough money to buy that equipment. Moving forward, hindi ko pa nga nasusubukan i-discuss tong phone na to, partial lang. Pati yung mga features na, mga partial pa kasi nahirap pa akong gamayin siya. Sinubukan ko ni Master nga pala kanina. Inaarbor ni Margaret ng aking unika iha yung laptop ko. Kasi pag nandiyan yun, Roblox yun, na ba Minecraft yun, tapos nag-YouTube yun, talagang sagad-sagad ang maximize yung multitasking laptop ko na yun. So, gamit-gamit yun. So, sinubukan ko ni Master. May part sa KineMaster, pro na yung gamit ko, professional KineMaster. Hindi ko mapalaki yung audio para masync ko yung clapper. Yung mismong highest peak, isisync ko lahat ng highest peak ng audio. Hindi ko mahanap, hindi ko ma-expand yung audio. Kaya yamot na yamot ako. Wala din, ito, nandito sa cellphone lang yung copy. Hindi ko matuloy. So, sot-sot ko ngayon yung dinisaster kong pantalon. Sinubukan kong bumili nung 3400 na hair dye na black. Nasa buhok na sobra ako kaya talang dami ng tubig. Hindi kumagat yung hair dye. Nagmuha talaga galing sa grasahan yung pantalon. Bale, ano ko naman yan. Ayusin ko pa naman yan. Ay, may usapan nga pala at may nabubuo daw na ride ang Solo Riders Community this coming February 2020. I have to stop that mannerism. Ganun ko mag-isip eh. So, February 2020, meron daw ride ang Solo Riders Community. Stay tuned. Punta na kayo sa page ng Solo... again, that's Solo Riders Community page. Punta lang kayo doon. May balita kayo sa magkakaroon daw ng ride. Ino-organize pa namin. Ang isa pang ino-organize is best daw. Iyon ko na ng best. My personal opinion. May phobia na ako eh. In respect, mas gusto ko pa jacket. Jacket na lang, tapos may name nung nasa braso, kaya brand ng motor nasa braso, kabila, di ba? Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki. Or kung gusto kong motovlogger ka, yung name is from shoulder down to your wrist. Yung name is mo nung pagiging motovlogger mo, logo mo sa likuran, tapos yung logo ng solo rider sa harapan, tsaka yung tatlo na yun. Maganda t-shirt tsaka jacket eh. So, ewan natin, alamin pa natin doon sa mga ibang katropa pitch natin kung ipopush nila ang vest o ipopush nila ang jacket o t-shirt. Alin sa dalawa, hindi ko pa sure. And balik tayo, hindi ko alam, nakalimutan ko na saan yung ride, north yata? Basta north, south, I can't remember. Basta ano lang kayo, silip-silip lang kayo doon sa page. Again, the name of the page is Solo Riders Community. This was a wonderful day, honestly. So, nabili ko lang regalo ko sa sarili ko is this phone. That's it. Well, nag-date kami ng anak ko, syempre. So, moving to the topic real quick. Pakita ko siya paano yung slow-mo ng A50. May dalawang option siya na pag-slow-mo. Meron yung super slow, tsaka meron yung slow. Pakita ko sa inyo to. So, we're testing the video, slow-mo video on this fan. In 3, 2, 1. Seems that's working fine. Let's test the ultra slow. Then meron siyang option. Pakita ko sa inyo option na niya ng normal shot at saka wide shot.
Meron siyang capability na yan. So, then pakita ko sa iyo, pakita ko sa inyo yung night shots niya. So here it is. In regards to recording, hindi ko pa magamay yung recording kasi dati kasi yung Cherry Mobile Flare S Flare S5 Plus ko is katulad na sinabi ko, 3GPP. I-upload ko lang siya sa isang Zarmar na website. Ko-convert niya ng MP3 yun. Pag kinonvert niya ng MP3 yun, ikakabit ko na lang siya sa video pad. Tapos pagkabit ko sa kanya sa video pad, okay na siya, dire-diretso na siya. Ito, tong phone na to, masakit, mas masakit sa ulo kasi MPEG yung kanyang audio. Ko-convert ko na rin pala siya online. Okay. So it was a wonderful weekend. I'd like to thank my boss for giving me, though I was not asking for leave, he gave me a leave on Friday, that's the 18th, so that I would have a long weekend, 18, 19, 20, to stay with my daughter. Yun lang nga, may pasok si Unikahiya ng Biyernes sa kasama doon, kaya hindi ko masyado siya nakasama. Okay lang. Before I end this video, many thanks again for those people that just recently subscribed. Many thanks again for the people that greeted me, saying happy birthday. Thank you very much, guys. Once again, this is Nomad Rider PH. Subscribe, like, share my channel. Again, stay humble, be true, ride safe. Peace out, yo.